wala po. Single po for already 6 months. May jowa ka daw ba? Wala. Number one is, siyempre, malupit yung pagtitiwala sa Diyos kasi overall package yun. And then, of course, a woman with wisdom, of course. Kasi ano na lang yun eh, ang ganda nawawala po kasi yun. So, and responsible, of course. Kung mahal na yung family niya, then I believe ganun din siya pag nagsama kami. Yun lang. Manluloko. Ayoko ng sobrang gwapo, yung sakto lang. Kasi ang daming sinabi ko sa mabang mayaman, yung ganyan. Sa totoo lang hindi, kasi kaya ko na eh. Kaya ko naman yung sarili ko. Tsaka magtutulungan naman kami. So, para sa akin, hindi yaman eh. Basta yung mapagmahal sa pamilya. Gusto ko yun. Gusto ko, kung ano pagmamahal ko sa pamilya ko, mamahalin din niya. Parang package. Correct. Katulad ni mama, housewife, gusto ko mag-alaga na lang ng asawa ko, yung mga anak, 5, 6. Ha? Basketball team? Yes, may family na ako doon. May isang basketball team na ako siguro. Bilis na mo. Hindi, pero yun, may family na ako, of course. I see myself with my family. All teams. Sunset. Sunshine. Anak, years lang po ako. How many tattoos do you have and what's the meaning of those tattoos? So, meron ako isang tattoo lang sa katawan ko at yun ang nasa back ko. So, yan siya. Ang pinagawa ko is butterfly. Ang meaning nun is very deep para sa akin. Ang meaning nun is rebirth kasi ito yung time na sobrang heartbroken ako sa ex ko. And then, pumunta ako sa Hong Kong and gusto ko makalimot. Yun yung time kasi na parang mas nag-focus ako sa love life ko kaysa sa pamilya ko. Kailangan ko magbago. Kailangan ko malaman kung ano yung pa-prioritize ko. Kailangan ko maging bagong iba na. Alam mo yun, yung hindi sobrang magmahal sa lalaki na to the point na mas mahal ko siya kaysa sa, alam mo yun, sila Mona. Pero syempre, yung meaning niya was rebirth from a caterpillar. You will become a butterfly. And I believe it. Everyone has that chance na parang pwede ka maging butterfly in your own ways na pwede ka mag-evolve to become a better person. Your most favorite tattoo that you have and what's the story behind that? Favorite ko siya kasi hindi na siya mababago. So parang ano siya, parang siyang buhay. Pag nagkamali ka, wala ka na mababago dun. Kasi past na yun eh. Wala ka na mababago dun. Pero it's how you rock it. Paano mo papagandahin yung part ng buhay mo? Alam mo yan? Paano mo ipipimp? Paano mo lalagyan ng decoration para matabunan or para mas maging maganda yung part ng buhay mo na yun. Like, meron kang nagawa sa past, it's not the end of the world. Alam mo yun? Hindi siya end of the world. It's never too late for you to pimp kung ano yung nangyari. Pimp is like, paano mo papagandahin? Yun, like, pimp my ride. Parang ganun. Paano mo papagandahin yung past na yun? Paano mo babalutan? Kasi wala ka na magagawa sa past. What you control is the present. And what you do in your present affects your future. Right? Yun. Going back, sana naintindihan niyo yun. Itong part na to, itong Repwell, wrong spelling siya basically. Kinuwento ko na dun sa isang sa theorems yung reason behind nito. Pero, but the story behind it kasi nakatulog ako. Yung first, yung itong tattoo na to, na uminom kasi ako and then nakatulog ako. Pagising ko nasa L na. Di ba? So, kulang siya ng H. And I remember, gusto pa ng artist, lagyan ng arrow. Wala pa to yung part nito. Ito pa talaga yung nag-iisa na tattoo sa, dito sa kamay ko. Yun yung sinasabi ko, meron kang past. Nagkamali, which is normal, na magkamali. What you can do is, pimp out. Pagandahin mo yung design ng gilid, ng harapan, yung overall, yung buhay mo. Let's say, for example, itong kamay na to is yung buhay mo. Right? Ito lang, small part lang yun eh, ng buong kamay mo. Or yung ito, yung tawag ito, arm. Tama? Pero yung pagandahin, so the more pinapaganda mo yung other parts, hindi na mapapansin yung past. Nagiging part na siya ng kabuuan. Gumanda siya na to a point na hindi mapapansin ng ibang tao. Ako yung wrong spelling.